tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ito yung panyaya na ipinahayag ng Poong Mikapal. No? So ito ay isang panyaya na tumutugon sa tinatawag nating disposition, no? Ng tao. No? Yung pagkaunawa ng iyong katatayuan. Ako'y alipin, tinutupad ko lamang ang aking tungkulin. No? Well, siguro nga sa panahon, ito ay 2,000 years ago, no? Yung tinatawag natin katulong doon, all around. No? Ngayon hindi na. No? Mayroong iba na tagala pa lang, no? Taga-plansya lang, no? Taga-ayos na ang sa bahay. Compartmentalized na tayo ngayon. No? Pero nung unang panahon, no? Pag sinabing alipin ka, no? Ang trabaho mo ay lahat, no? Ng ipatatrabaho sa iyo ng iyong amo. No? So, nagbabago yung panahon. Pero yung attitude din, eh, yung attitude na ako'y abang alipin, tinutupad ko lamang ang aking gawain. Madali ba yun? Hindi ba? No? Mahirap po na makita ko natin pagkaman yun ang paanyaya na ipinapahayag ng Poong Mikapal. No? Bakit mahirap? Sapagkat ang tao, normally, we would like to be recognized. We would like to be acknowledged. No? Bahagi ho yan eh. No? Ay, makata ko yan. No? Gawa ko yan. No? Pagkakataon na kung saan makita ko natin. No? Gusto natin na maipakita. No? Kasi yun ang lipunan ginagalawan natin. Eh, no? Yun yung normal na pagtingin ng tao. No? Meron tayo kung nabagin yung akin yan. No? Kung tinang na lang sa patio ng ating simbahan. No? Daming pangalan na nakalagay. No? Na mga nag-donate. No? Yun ang kalimitan. Donate ko yan. No? Yun ang paanyaya na nakikita natin sa katawan. Yan ay bahagi. No? Sabi na, human nature. Human nature yan eh. No? Pero yan ba yung gusto ng Panginoon sa atin? Hindi. No? Kasi sabi niya na eh, ginagawa ko lamang ang ating tungkulin. No? Sinasabi ni Jesus na you do not need to be recognized. No? Hindi mo kinakailangan ipangalandakan yung sarili mo. Hindi mo kailangan mayroong billboard. No? Sabi ko nga sa mga kandidato, parang minsan kapag may nakausap ako, no? Ay kung talagang kilala ka na ng tao, no? Kung palagi ka nakikita ng tao, hindi mo na kinakala ng tarpulin, no? Bahagi o yun. No? Kung talagang nakikita ka ng tao, may tarpulin, hindi na kinakala, hindi ka lang talagang titigil dito. No? Minsan ay kaya ka lang napunta rito. No? Ay gawa lamang na may ibang dahilan, no? Kaya nagpapakilala ka pa, no? Magkakataon. Pero kung talagang kilala ka na, no? Kahit nawala kang tarpulin, no? May mga kakilala ko na kahit nawala ang tarpulin o kakaunti yung tarpulin, no? Nanalo. No? Bakit? Kilala sila. No? Sa barangay lang nila yun, no? Hindi naman yan pang bayan. Pang barangay pa lang. Pero yun, no, medyo mahirap no, kapag sinabi natin na kung tawagin po natin ay ginagawa ko lamang ang ating tungkulin, no, sa yung ganitong klase ng attitude. Pero bakit ganito yung panyaya ng Poong Mikapal? No? Una, no, magagawa lamang natin yan kung alin. Kung aware tayo sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, no? Na bahagi ho na yung pagkilos na ito, no? Ay isang, sabi nga, yung ganong klaseng attitude, no?
Kasi ginawa mo lang yung tungkol, hindi ibig sabihin, hindi mo kinakailangan ng palakpak. No? Kasi ngayon, parang lumalabas. Kapag ginagawa mo yung tungkulin, parang lumalabas na rin. That is the exception to the rule. Yun ang dapat na maging norm. No? Na alin, ginagawa mo yung tungkulin. Kasi bakit? Role mo yan eh. No? Hindi mo kinakailangan na palakpakan ka dyan kasi trabaho mo talaga yan. No? Kung sa bagay, grabe mo nga, human. Kasi kung minsan, kinakailangan natin ng lakas ng loob. Ha? O maaaring confirmation na tama pala yung ginagawa ko. But that is only a confirmation. No? Pero kung alam natin na tama talaga yung ginagawa natin, no? At yun ay dapat na maging norm. Kaya ang tawag natin ay normal. No? Norm. No? Yun yung pinaka-role mo, no? Na yung pagkilos. Yun ay yung bahagi ng iyong pamumuhay. No? Ibig sabihin, yan ay yun ay ang kalinangan mo. Anin, yung ginagawa mo na palakpakan ka man o hindi, kasi trabaho mo yun. At nung bagong panahon na Jesus, trabaho yun nung alipin. No? Na gagawin niya ang mga bagay na ito. No? Yung pag-aararo, no? Pagkatapos kapag kakain, ipagkaayos pa yung amo bago siya ang kumain. No? Yun ang role niya eh. No? Kasi yun ang trabaho ng alipin. No? So sa atin, bahagi mo yun. Kaya nga, yung pangalawa, alin yung makita natin ng mas maraming pagkaunawa. Saan tayo hugot na yung biyaya ng sakramento ng binyan? No? Yung pagkaunawa na, ba't mo gagawin yan? Hindi mo kailangan palakpak. Kasi gawain niya ng mga iniligtas ng Diyos. No? Kasi para mang lumalos niya, kapag kapalakpakan, para ako'y maligtas ng Diyos. No? Yung ganong klase ng kaisipan, ba't mo ginagawa yan? Para ako maligtas ng Diyos. Hindi, ba't mo ginagawa yan? Gawain ito ng mga iniligtas ng Diyos. No? So malaki yung impact kung sinayong lahat. Kaya ka lang maliligtas kasi ginawa mo yan. Mali, no? Ikaw ay ligtas na. Kaya mo ginagawa yan kasi gawain niya ng pagliligtas. Gawain niya ng mga iniligtas ng Diyos. So, ibig sabihin, ano yung palakpak mo? Iniligtas ka ng Diyos. It is who you are. Hindi yung added. Yun ang pinaka-karakter mo. Saan magagaling yung karakter mo? Kasi iniligtas ako ng Diyos. Iniligtas ako ng Diyos. Yun po kung minsan ang hindi pa natin no, na i-internalize. Kahit na kung minsan kapag nagbibinyag ako, no, oh, ba't ka magpapakabuti? Ano sabi? Para pumunta sa dami. Hindi. Tagalangin ka na. No? Kaya ka naging tagalangin nung ito rin bininyata. Ba't mo gagawin yung mga bagay na ito? No? Yung trabaho mo. Kasi ikaw ay tagalangin. Gawain yan ng tagalangin. The same applies doon sa tinatanong natin. Ba't niya ginawa yun? Hindi niya kinakitang na pasalamatan siya, na purihin siya. No? Kung gagawin man yun, ibig sabihin, nasa kanya. Pero ikaw, maliwanan sa iyo natin, gawain ko ito. Kasi pag ko ginagawa ito, gawain ko ito bilang iniligtas ng Diyos. No? Kaya kung tutusin, yung nakakaunawa na ako iniligtas ng Diyos, mas malawak yung kanyang pagkaunawa. No? Kasi bakit? Yung kanyang trabaho ay alin, bahagi na ng kanyang pagkaligtas ng Diyos. No? Kaya po, kung isang sinasabi ng iba na parang mukha tayong hindi pa iniligtas. No? Kasi bakit? We are still looking for affirmation. No? Naghahanap pa tayo na makita ko natin. Kasi bakit? Hindi pa sagad sa buto. No? Kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay na ito, nasa tingin natin ay tama. No? Para magandang sinasabi ko ito, kapag ginawa ko ito, tsaka lang ako magkakamit ng kaligtasan. Hindi. No? Ligtas na ako. Kaya nga, ginagawa ko na ito. At kapag maliwanag sa atin yan,
Eh, sinisigurado po sa inyo, hindi kayo mag-aanap na kinakailangan ilagay pa ang inyong pangalan, na inyong affirmation. Sabi nga po, Father, bakit nyo papinasasalamatan yung mga tao na nagbigay? Yun po ay kaya po pinabanggit ko yun, para alin, para maipaalam lamang na yung ibinigay nyo, natanggap ko. Ano? Yun ay para sa transparency. Ito yung nagbigay at ito yung amount na ibinigay. That is for transparency. Hindi po yun para alin, para ipangalandakan na kayo ang nagbigay. Ano? Kaya ko ina-announce yung pangalan. Ano? Pero sana, no? Kasi mahirap eh. Human nature rin eh. Yung affirmation. Ano? Pero ano, kinakailangan makikaw natin na kinakailangan mag-affirm natin muna yung ating sarili. Ano yung kinakailangan mag-affirm natin sa sarili? Na ako'y ligtas. Iniligtas na ako ng Diyos. Ano? Iniligtas na ako ng Diyos. Wala nung ako'y binyagam. Ano? Kaya yung lahat ng pagkilos ko ngayon, yung gawahin ko, yung paglilingkod ko, yung pagtulong ko sa simbahan, pagtulong ko sa kapwa, pagtulong ko sa kamag-anak ko, kaya rin, kasi gawahin ito, ng iniligtas ng Diyos. And then, madali natin nasabi, ginagawa ko lamang ang aking